Kaindai! Welcome back to my YouTube channel! Hello ka! So, ayun, sobrang hot ngayon talaga. Sobrang ano, init. Buti naman kasi, mawala na yung COVID na to. So, ayun mga Kaindai! Kumusta? So, today's video, so sobrang saya lang mga Kaindai kasi, today's video, it's confirmed na it's a good news for everyone talaga. So, sa mga nag-break contract dyan, sa mga terminate ng amo, worry less tayo mga Kaindai kasi kung before, we just have 14 days na i-stay sa dito sa Hong Kong, then kailangan na natin umuwi ng Pilipinas, but now, we can stay as long as we want, as long as hindi pa tayo nakakahanap ng ating new employer. So, hooray for that. So, sobrang saya lang kasi ano, kasi ito talaga yung mga pinaka kinatatakutan ng lahat, mostly sa mga nag-a-apply dito papunta sa Hong Kong. So, they think first about the termination. So, like me before, when I'm applying here, nagda-doubt din talaga ako, na sabi ko, sayang yung 65,000 na placement fee ko, then mati-terminate lang ako. Then, lalo na pag inutang mo yung pinang-placement fee mo. So, katulad ko, I loan sa partner na bangko ng ano ng agency ko. So sobrang nakakatakot talaga. But of course, tiwala lang sa sarili tsaka tiwala sa Lord para ano, para hindi tayo ma-terminate kasi yung talaga mostly talaga sa mga nakakausap ko sa mga kasabayan ko mag-apply sa agency kasi yung agency pinag-applyan ko, they have another countries din na pa Singapore, pa Malaysia, pa Saudi, mga ganun, pa Dubai, mga ganun, and then dito sa Hong Kong. So every time I've talked to the applicant also, katulad ko, they always say, katakot kasi sa ano, sa Hong Kong, kasi pag na-terminate ka, sayang yung ginastos mo. So, that's the first thing talaga na kinakakatakutan ng mga Pinoy mag-apply dito sa Hong Kong, the termination. Kasi sino ba naman ang hindi matatakot after the sacrifices na pag-apply, after sa ating tawag dito, ginastos, then at the end, mata-terminate lang tayo. So, syempre, lahat tayo matatakot dyan. But, good news, once your boss is terminate you, na nandito na kayo, you can stay here, or you can stay here long already. Makakapag-stay na kayo, hindi lang 14 days. Kasi before, just 14 days. So, after matapos yung 14 days mo, you need to go back to Philippines. Kasi, once na hindi ka mag-overstay, hindi ka pwede mag-overstay. Kasi, once na nag-overstay ka, magkaka-penalty ka po, and magkakaroon ka ng case, syempre bawal po yun kasi magiging TNT ka. So, ayun mga Kaindai. So, good news sa mga pupunta dyan dito, sa mga nagbabalak mag-apply after the COVID, kasi especially ngayon ano, sabi kasi ng Hong Kong government, so they just let the mga helper, yung mga nata-terminate and then be-break contract to stay, and kasi natatakot na rin yung ibang employer to find another kumbaga parang mag hired sila ng helper na galing sa Indonesia or sa Pilipinas kasi mostly talaga nagkakaroon ng case of COVID. So although they undergo for the test already bago sila mag-flight, but hindi natin alam bakit biglang after dito may mga nagpa-positive sa COVID. So like the last time, the Indonesian one, so she's from Indonesia and she stay in the agency house and together with I think 37 Indonesians na nandun, and sad to say yung Indonesian na yon na from Indonesia, I mean she fly going here, tas ano tawag dito, nag-positive siya, but tinest na naman siya sa Indonesia and it's negative, but pagdating dito after the test, kasi may quarantine din, may quarantine na rin, ano, nag-positive siya. So, sobrang nakakalungkot, and mas nakakalungkot kasi some of the helper na nakasamahan niya sa agency, sa bahay ng agency, is nag-positive na rin. So that's the reason as well kung bakit inano ng government na, well, na parang tinanggal muna, tinanggal yung ano, yung 14 days of extend ng yung visa, yung stay mo dito. Yun.
So, sa mga pupunta dyan dito, huwag na kayong matakot. And kasi pag tinermail kayo ng amo nyo, you can find another employer na ano na pwede kayong mag-stay dito as long as hindi pa kayo nakakakuha ng employer niyo. So magiging ano, magiging kumbaga parang mas panatag yung loob natin pag nag-apply kayo dito, kasi yun, hindi kayo matatakot na baka ma-terminate kayo, sayang yung pera niyo, sayang yung pinaghirapan niyo, kasi you can stay here as long as you want, as long as you can't find yet your new employer. So huwag na kayong matakot and just give your best. Lagi niyo lang tatandaan na kung nakaya namin, why not na hindi nyo makakaya. And always ano lang, always pray lang sa Lord na makahanap kayo ng employer na ano, na bukas yung puso, yung maiintindihan kung ano kaya sa pamilya nila, and maiintindihan yung ano, yung parang the way na ano, na pag-aano nyo sa kanila, pagsaserve nyo sa kanila, kasi may mga ganong ano eh, may mga ganong, kasi pag first time talaga, sobrang daming adjustment talaga, as in, especially pag first timer kang abroad, especially pag syempre hindi mo alam yung mga ano nila, mga pamapamahiin nila, and the food they eat, syempre ang daming adjustment. So kaya ano, kaya malaking ano talaga, malaking sacrifices pag una pa lang, but pag matagal naman kayo, okay na, wala nang problema. So that's it mga kainday. I hope na this is a very very good news para din sa inyo mga kainday, kasi sa for me sobrang ganda na niya, kasi unlike kung mag-a-apply ka, so you always doubting na baka ma-terminate ka, but at least now pag na-terminate ka man, you don't have to worry na ano, nauwi ka ng Pilipinas nang walang-wala, kasi you can stay here as long as you can't find a new employer yet. So after makakuha ka ng bagong employer, after you're signing the contract, so you can go back to Philippines for exit, or you can just go to Macau. So tinbalik ka lang dito, so okay na siyang mga kainday. So I hope nakatulong to sa inyong video, and I hope naging panatag na rin yung loob nyo because of this video, because of this news. Thank you so much mga kainday for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated for my upcoming videos. Bye!